May isang linggo na lamang ang mga kalahok ng 2022 Batang Pinoy para makasali sa virtual competitions ngayong taon. Yan at ang iba pang update sa report ni Quezon Sean. Matatapos na sa susunod na linggo ang submission of entries para sa 2022 Batang Pinoy Virtual Competition. Ayon kay Batang Pinoy Head of National Secretariat Alona Quintos, nasa 90% na ang mga inaasahan nilang entry. 2,700 entries ang kanilang inabangan para sa mga sports na arnis, dance sport, karate, muay thai, pencaksulat, taekwondo at judo. Ilan sa mga local government unit na nagpasa ng entries ay aminadong nagka-problema sa internet connection at technicalities. Ito na rin ang dahilan kung bakit in-extend ng Batang Pinoy ang deadline ng mga video entries. Mula October 23 ay ginawa na itong October 31. Tulungan namin sila makapag-online registration. So we are not waiting na mag-online sila since paumpisa na yung virtual sports natin. Yung mga sinend nila through LBC, yung mga hard copies, may mga form people doon. So yung aming registration committee and with the coordinators and the screeners from the form B sent by the LGUs, sila na po yung nag-register online para po makadiri for the athlete. Nakatakda ang judging of video entries mula November 1 hanggang 20. Sa mga tatanghaling panalo, wala umanong awarding ceremony na magaganap. Bagkus, ipaaabot na lamang nila ang mga medalya sa LGU partner ng mga winning athletes na makadadalo sa face-to-face competition na gaganapin sa Vigan Ilocos Sur mula December 4 hanggang 10. We are asking the LGUs concerned na magkaroon sila ng ceremony. Pwede nilang gawin during flag ceremony nila, na i-award nila dun sa mga bata, and then video nila i-send sa amin. Ayan po. Para mag-feel naman, sila. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng virtual tournament ang Batang Pinoy bilang pagsunod sa health and safety protocols. Kay Asuncion, PTV Sports.